So, ang i-share ko sa inyo ngayon ay more details na patungkol sa reused content na kung saan yun ang naging issue sa channel ko. No, i-share ko sa inyo na ano ba yung do's and don'ts ng sa content, sa reuse, paggamit or pag-reuse ng content ng iba or ng content mo. So, ito yung mga pwede at hindi pwede sa YouTube ayon sa kanilang policy. Okay. So, ito yung sinasabi ko guys na medyo advantage ng nangyari sa akin na napag-aralan ko kung ano yung mga pwede. Inaantok na ako. At hindi pwede. So, isi-share ko sa inyo, guys. Antok na ba yung mata ko? Kasi, bukas, madami na naman akong gagawin. So, isi-share ko sa inyo. Asan na? Ayun. Okay, tignan natin kung ito ba yun. Ayan, tignan natin kung mag-ano siya. Ayun, sige. Try natin. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pwede at hindi pwede. Okay. So, I hope na nakikita siya, guys. Ayan. Ayaw niya. Okay, dito lang siya. Okay, so, stop ko siya. And then, i-share ko ulit kasi hindi siya nakita. Okay. Pag nagbabago pala ako ng ano, hindi siya nakikita. So, okay, ayan na siya. So, ang do's and don'ts ng pwede at hindi pwede. Examples, yan. Example, ito yung do. Examples of what is allowed to monetize. To monetize, a funny or thoughtful revision of content you didn't originally create. Clips of other people's content as part of a critical review. So, yung magre-review ka. And then, a scene from a movie where you've rewritten the dialogue and changed the voiceover. So, yung mga scene sa movie na pinalitan mo yung mga dialogue or ano na, hindi mo kukunin yung talagang original na movie. Yung scene lang ang kukunin mo. And then, replace of a sports tournament where you explain what a competitor did to succeed or fail. So, yun, parang ano lang, parang review din ang dating. I-explain mo, so parang ipi-play mo yung video and then sasabihin mo, ito yung nakita mong ganito, na kung ano yung observation mo, parang mga ganun. And then, reaction videos where you comment on the original video. Ayun, parang ganun din yung explain ko kanina, no? Yung isa sports tournament, and then yung isa naman ay video, mga reaction video. And then we have, asan na ba yung aking cursor? Edited footage from other creators where you add a storyline or commentary. Dito tayo pumalpak. Kasi nga, di ba sabi ko, iniiwanan ko yung ano, yung ating, although hindi siya edited, pero pwede ko sanang ginawa yun, halimbawa. Kasi minsan ginagawa ko, hindi ba na nililipat-lipat ko or pinapalaki ko yung screen, sinuzoom in ko yung mga video. So, that would be considered as part of
ano sana yung mga commentary, mga ganyan. Pero nga, syempre, wala ako. Lumabas ako, so wala yun. And then, another thing is, ito yung mga don'ts naman. Examples of what, example lang to guys ha, hindi ibig sabihin na ito lang yung hindi pwede. Pero mga, parang mga similar ng mga ano, mga contents na ganito. Examples of what is not allowed to monetize. Short videos you compiled from other social media websites. Okay? Bawal yun. Yung mga short videos na pinagkukuha natin sa ibang website. Yan. Collection of songs from different artists, even if you have their permission. Isa din ito, guys. Kasi nga meron ako. Meron akong collection, compilation, kung saan ginawa ko siyang non-stop. Naka-private siya, pero andun yung copyright. So, baka isa ito sa nakita. Kasi ilan yung copyright ko lang na nandun, pero naka-private, tatlo ata. So, baka yun ang tinignan, which is hindi pwede. Clips of moments from your favorite show edited together with little or no narrative. Yun yung makukuha tayo ng mga sa mga favorite show natin. Tapos, ikukuhan lang natin. Ipagdudugtong-dugtongin lang na wala tayong binago. So, hindi yun pwede. And then, content uploaded many times by other creators. Dito hindi ako sigurado kung meron akong na-play na na-upload ng ilang beses ng mga na-play natin. Hindi ako sigurado dun. And then ito pa, promotion of other people's content even if you have their permission. So, hindi po pwedeng i-promote ang content ng iba kahit pa meron siyang silang permission. So, yun ang isa sa mga dapat nating ingatan na hindi siya pwedeng gawin. So, ayan, I hope guys na meron tayong naibahagi, meron tayong natutunan ulit sa ating sharing ngayong gabi na to eh. Mag-alas 12 na guys. Pero ito lang yung gusto kong i-share na hopefully ay mayroon tayong maitulong sa inyong lahat na bago kayo mag-apply, tignan nyo muna lahat ng videos ninyo. Marami ako na find out sa dami ng videos ko, guys. Marami ako na find out na katulad ng mga old videos ko na nireplay ko, nasa channel ko. So, pwede yun. Hindi ko alam eksakto kasi hindi naman sinabi kung alin talaga yung videos. Pero, meron akong dalawang email nga na natanggap katulad ng sinabi ko last time. Yung isa, na-delete ko yun bago ko isubmit for review ang aking channel. Pero yung isa, hindi ko alam kung na-delete ko or ano. Kasi, ang nangyari, meron akong na-overlook na email ng November. So, nag-apply ako ng April 2021. Nung hindi na ako naprubahan, nag-check ako ng email ko. Doon ko nakita na meron akong email ng November 2021 na hindi ko siya na-actionan. Meron akong CPR doon na kasi wala ako masyadong natatanggap na email na pagdating sa ganyan. Hindi ko siya ini-expect. So, hindi ko alam kung naano yun na nabigyan ako ng email ng ganun, pero hindi ko siya ginawan ng paraan or hindi ko siya inactionan. Pero may natatandaan ako na isa kong video na paulit-ulit ko siyang inedit. Katulad ng kinuwento ko sa isang video ko, sa unang video ko, paulit-ulit ko siyang inedit. So every time na i-edit ko siya, checking found. And then after a few days, balik siya sa copyright claim. I-edit ko na naman siya. Hanggang nag-submit ako, guys, hindi ko siya, ayaw niyang maayos. Tapos ang naging katwiran ko, sabi ko, i-ano ko na lang na CPR. I-private ko na lang. Hinayaan ko siya. And then, ano, hindi ko siya pre-private, hinayaan ko siya kasi nag-hope ako na ma-edit siya. And then, while nasa review, in progress yung review, nakita ko bumalik yung CPR. Ang ginawa ko, dinilit ko yung video habang nire-review yung channel ko. So, ewan ko kung naka-apekto yun. Pero ang sinabi sa akin ay reuse content nga. So, pwede yun kasi CPR yun eh. Yung
email ko ng November 2021, 'di ba? April 2020 ako nag-apply. Sa haba ng email ko, guys, nag-delete ako mga ano eh. Mga bulk yung dinelete ko, mga... Pero tinitignan ko, iniisa-asa ko kung merong galing sa Google, sa YouTube. Until na-reach ko yung ano, siguro nakapag-delete ako ng ano, mga ilang daan na email. Doon ko na-reach yung email na ano, na galing sa YouTube na nagsasabi na meron nga akong, meron akong CPR. Mula sa, hindi ko na rin matandaan. Hindi ko siya kilala. Parang English, ano yun. Umahaba yung LS eh. Hindi ko na alam kung alin doon talaga, kung aling time, hindi ko na rin pinanood sa haba ng mga LS. Alam, papanoorin kong isa-isa. So, siguro, isa yon na binigyan ka na nga ng notice, hindi mo na actionan. Kaya, muli sasabihin ko sa inyong lahat, ugaliin natin na mag-check ng email natin, lalo at nagpa-plano tayo na mag-apply sa YPP, no? Tignan natin everyday yung mga email na dumarating sa atin para at least ma-actionan natin kung may kailangan tayong actionan kaagad. Kasi may nabasa ako, hindi ko alam kung mahahanap ko yun, na kapag mayroong warning sa'yo at hindi mo in-actionan, siguro sa strike yun, may impact yun sa channel mo. So, hindi ko alam kung naka-apekto yun. Pero, it's done. So, there's no use crying over spilled milk. Sabi ko nga, ang akin lang ay ma-share ko sa inyo para at least, kung ano man yung nangyari sa akin, hindi na mangyari sa inyo. So, para magkaroon naman ng saysay ang aking hindi pagkaka-approve na magiging positive para sa iba. Kasi marami kayong malalaman mula sa aking kabiguan. Pero hindi ako umiyak. Promise. Hindi ako umiyak. Ang sabi ko nga eh, parang marami akong content na darating. Yan yung naging isip ko talaga. Yan yung naging mindset ko kaagad. Katulad nga ng sinabi ko dun sa LS last Sunday, di ba? If luck is not on your side, turn the table. Di ba? You still have something to do. There are so many things to do. There are so many other stuff to do. Kesa mag-iiyak ka. After all, it's done. Wala kang po pwedeng gawin kundi maghintay. Diba? So, yun lamang po. At again, maraming salamat. Thank you so much. Again, this is Vidi Channel saying, mag-alas 12 na. Salamat. Bye-bye.